Okay. Hello everyone. Topic natin ngayon is Roman numerals. No? Numeric system originating from ancient Rome based on combinations of letters from the Latin alphabet. Here are the basic Roman numerals. No? Thank you sa mga nagpo-follow, no? Follow niyo yung ating like ating account. So, dito tingnan natin. No, kung di tayo familiar dito sa Roman numerals, yung Roman Roman numerals, ayun yung mga ginagamit natin na number, no? Ito sila, mga letters sila. Ayan yung mga letters. Ayan sila. Roman numerals tawag natin dyan. Ay, baka hindi nakikita. Ito, nasan ba? Hindi na makikita. Ayan. Roman numerals yung tawag natin dyan. Roman numerals. Mga letters, no? And yung usual na ginagamit natin, ang tawag natin dyan is Hindu Arabic. Okay? Dito, tawag natin sa, dito, sa tinanong yung sarilo, na, sa example natin dito na rilo, walang number, no? Ginagamit natin mga letters siya, no? X, tapos I, tapos V, di ba? Tawag natin doon is Roman numerals, no? So dito, yung ginagamit natin na pang-araw-araw, yung mga numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, is mga Hindu Arabic. Okay? So meron tayo dito. Ha! Ah, yes. Follow nyo na rin. Russell ni Maybelline, no? Follow nyo na rin para laging lalabas sa FYP nyo. Sir Toko, ano? Okay, so I, ang katumbas ng I is 1, yan 1. Tapos yung V, ang katumbas niyan 5, no? 1, 5, no? Tapos yung, yung X, 10 yon. And then yung L, 50. Tapos, ayan, 50. And then yung C is 100, and yung D is 500. Yung M is 1,000, no? So, ayan yung ating basic conversion, no? Basic conversion lang natin yan. Okay, titignan natin dito. No? Oh, yan. 1. Oh, ito 2. Okay? Ito 3. Ito, no? Dito confused, no? Kasi meron tayong rules mamaya, no? Ito kasi, tinan nyo, wala tayo dyan sa mga conversion. Wala dyan direkta. Ito, meron tayo kasing tinatawag na mga add tsaka subtract rule, no? Tsaka repetitive rule, no? So, let's go there para makita natin kung paano ginagamit yon. Okay? Additive rule, no? Unang-una, yung additive rule natin, ganito yan. Okay? When a smaller number follows a larger one, the values are added. Okay? So, tingnan natin dito. Example, no? VI. No, pag sinabi natin V tsaka I, meron tayong conversion ng V, which is 5. Tapos, susundan siya ng 1, yung I nga, di ba? Kasi nga VI, no? Ipag-a-add natin. Okay? When the smaller number follows a larger number, ito nga yun, V tsaka I, mag-a-add tayo. No? So, ayan yun, 6. Okay? Ito naman, XVII. Okay? So, wala tayong conversion nun. Ang gagawin natin is mag-a-add tayo. Okay? So, dito, yung X natin, kung natatandaan nyo kanina, balik natin dun. Ano yung X natin? 10. Diba? 10. Okay? Tapos, sinusundan siya ng V, which is 5. No, yung V, 5. No, X, 10 yon. And then, yung itong I kanina is 1 yon. Tapos, inulit yung 1. No, thank you sa mga nagpapalo sa atin, nagla-like and nag-send ng gifts. No? Thank you po. And then, dito naman, I, 1-1 yon. So, gagawin natin yon, magiging 2. Okay, so parang ipag-a-add natin sila. No? So, meron kang 10. Meron kang 5 at meron kang 2. Pag pinag-add mo yon, 17 yung magiging sagot. Okay, so mula sa Roman numeral,
ang mula sa Hindu Arabic, no, na 17, ito yung conversion niya into Isaiah. On Celeste. Oo, no? Oh, mas okay na to na matuto kayo ng math, no? Kesa ibang bagay, ano? Dito, may matututunan ka, di ba? Magagamit mo ba to, no? Okay? Tapos, follow nyo na rin. Follow nyo na rin, no? Okay? Next. Subtractive rule. No, when a smaller numeral preceded a larger, no, the smaller value is subtracted from the larger. No, so kanina pwede niyo ring i-ano to, no, subscribe, no, para sa ating mga students, no. Thank you po sa mga nag-. Pwede niyo i-ano natin, ha, i-share, no. Okay? Dito naman, makikita mo, sabi niya, pag yung mas maliit, yung nauuna kaysa dun sa malaki,